君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂のドリーミングが忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。So, welcome back to my channel. And sa nakikita niyo naman mga kulit ko, it's the same background. We're in the same place na naman, which is sa room namin ng papa ko. Kasi nga, dito lang yung lugar na hindi mainam. So, as you can see mga kulit ko, wala akong nilagay sa mukha ko ngayon, blush on, o kaya sa lips ko, o kaya sa eyebrows ko and all. Kasi nga, isi-share ko sa inyo yung skin care ko. So, kahit hindi naman talaga clear yung skin ko, is ipapakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo, kung ano yung mga nilalagay ko sa mukha ko. Kasi, compare sa noon kong mukha, ipapakita ko dito yung picture nung face ko nung yung hindi pa talaga siya enhance, yung pagka grade 8 ata yung mga klot ko, yung dumami talaga yung breakouts, yung tagyawat ko and all. And i-share ko rin sa iyo kung ano yung mga process o mga ginawa ko para hindi na talaga siya mag same as before. So yeah, before tayo proceed sa video, please don't forget to like this video and to subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe. And yeah, so first of all, before ko i-share sa inyo yung skincare ko, is we need to be properly, yan mga kliko, properly clean. Oh my God, the light. Properly clean mga kulot ko. So, wag yung man yung background kung medyo hindi talaga siya, no? Kasi nga, napakaingay sa labas. Kung sa labas ay mag-feels, alam niyo na. So, nawala yung band nung para sa, ano ko, pag-skincare ko. So, mag-sports band na lang tayo mga kulot ko. Yan. Oh my God. Yan. Mag-sports band na lang tayo. So, yeah. Parang betlog na naman ako dito. Betlog. So, mga clip ko, ipapakita ko sa inyo kung ano yung before ko na ginamit sa face ko. Hindi naman talaga lahat kasi nga nawala ko na o naubos na nga. Yung ipapakita ko first sa inyo yung mga products na nilagay ko sa mukha ko na hindi gumana, na nag-cause na mas nag-breakouts pa nga ako. So, yeah. Hindi talaga mamahalin yung mga nilalagay ko sa face ko mga kulit ko kasi hindi gumagana sa pagmumukha ko. So, ipapakita ko sa inyo is yung mga mura lang, yung mga budget free, affordable lang talaga. So, huwag niyo ako i-judge kasi nga, kanya-kanyang face, kanya-kanyang skin type, kanya-kanyang sensitivity ng mukha at ng skin. So, yeah. So, first kong ipapakita sa inyo na nilagay ko sa mukha ko noon, kaya ako mas lalo pang nagkatagyawat, is, hindi ko binabash makulit ko, may iba na, nag-fit talaga sa kanila yung, ano, yung product na to, pero sa akin is hindi mas nag-cause na mag-breakouts ko. So, first is itong Himalaya Herbals makulit ko. So, huwag nang judge kasi hindi ko talaga alam kung paano mag-beauty-beauty ganun. So, Himalaya Herbals Nourishing Skin Cream. All day moisturizer sa mga kulit ko. Yan. Hindi siya
bumagay sa skin ko kasi nga, ewan ko din kung ba't ako bumili ng moisturizer, oily yung face ko, diba? Pero, yun nga, para lang ma-enhance, kaso, nag-cause siya na mag-breakout sa ko, so hindi siya gumana ito. Hindi ko alam kung anong price niya mga kliko, pero hindi taabot ng 200, and yes. So, itong ipapakita ko sa inyo mga klot ko is yung past ko pang mga nilalagay sa mukha ko at iba naman yung sa present. So yeah, second na nilagay ko noon sa mukha ko is ito. Itong may violet nito mga klot ko pero naubos na. Kinuha ng cousin ko kahit di naman bagay sa kanya. Ewan ko kung nag-breakout ba siya. So ito yung Bello Essentials. Yan, hindi rin tumabot ng 100, I guess, mga kulit ko. Bello Essentials Skin Hydrating Whitening Toner. O, toner siya, mga kulit ko. Pero, hindi rin siya bumagay. Kasi nga, nag-cause din na mag-breakout ako, diba? Ang ganda. So, marami talagang pagdadaanan ng mga products bago mo makita yung kung ano yung mas babagay sa'yo. Parang, ano lang yan, mga kulit ko? Parang love. Kailangan mong maka-experience sa iba't ibang tao o kailangan mo makaranas ng mga experiences sa iba't ibang tao bago mo makita yung buwan mo. Oh! Try lang mga kulit ko. So, ang third nating nilagay sa mukha noon is itong Bello rin to mga kulit ko. Set siya. May violet kasi nito. Kaso, nawala ko. So, ito. Acne Pro Pimple Gel siya mga kulit ko. Nung una, maklot ko, mga 1 month akong gumamit ng ganito. Pero madali siyang maubos in fairness. Pero nakadepende lang sa paglagay sa daming pimple lalagyan nyo. Is, gumana siya. Kaso nga, parang tumagal ng tumagal is hindi nga siya nag-fit. So, diba? Wala pa rin. Hindi pa rin nag-work. So, ito. I think it cost $169, I guess. Sobrang liit niya lang, pero mas mahal pa siya kaysa dito. Mas mahal pa siya. So, ang next yung nilagay din, di ba, nag-start tayo sa Bello na toner. So, pumunta tayo sa mas hindi masyadong mahal. Which is yung, parang iplog na nga. Which is itong Eskenol, mga kulot ko. Yeah. Pimple Fighting Facial Deep Cleanser din siya. So, cleanser, parang toner din, pero ewan ko anong differences kasi hindi naman ako. Wala talaga akong alam sa mga paecho-echo. So, hindi rin siya gumana kasi ewan ko, parang lalong sumobrang, alam ko oily yung skin type o yung face ko, pero yung ano talaga niya makulit ko, para bang, chocolate, oh my god, sorry kung naririnig niyo yung ingay sa labas na nanonood ng TV yung papa ko doon. Pasensyahan niyo na po. So, ito is nilalagay ko pero mas lalo siyang para bang nasobran sa dryness na parang hindi maganda sa face ko. Oh my god, ang ingay ah. So, first, second, third, fourth, ang third, what? 1, 2, 3, 4. Fifth kong nilagay sa mukha ko noon is ito. Ito. Yes. This one. The Acne Care Acne Drying Lotion. A fast-acting effective true back labus. Hindi ko nababasahin. So, ito mga klot ko. Para siyang, ewan ko, hindi ko na. Para siyang may powder. Tapos lalagyan mo siya ng tubig. O water mga klot ko. And then, imimix mo siya. Tapos, parang lai. Ididip mo sa cotton. And then, ilalagay mo kung saan part may pimple ka. Kaso nga, hindi rin siya gumana. Mas mahal pa nga. Hindi rin siya gumana. And then, so, yun ang mga nilagay ko. Pero, meron pa noon. Kaso nalimutan ko na din. Kasi nga, sobrang past na ata noon. So, bago ko ipapakita yung present na ginagamit ko sa mukha ko. Na hindi naman talaga siya kuminis. Pero, nag-enhance. Nag-enhance naman siya kahit papano. So, isi-share ko lang to mga kulot ko. Share. Noon mga kulot ko, nung grade 7 ako, since elementary days, is sobrang
wala akong tagyawa, napakakinis ng ano ko. Itatry kong ilagay dito yung picture na wala akong tagyawa. And then, suddenly, nung nagregla na nga tayo, girls, sa mga girls dyan, nakaka-review, is, yun na nga, lumabas na yung napakagandang mga tagyawat na mahal ko kasi hindi ako iniiwan. At yun, nag-cause na nalungkot ako. Sobrang lungkot ko, girl. Kasi nga, I never thought na magaganito yung mukha ko. Yung skin ko, hindi yung mukha ko kasi love ko yung face ko. Dapat nating mahalin yung kung ano meron tayo and be proud of it. And because of those and because my God, at dahil sa pangyayari na yun, yun na lang, is para bang nawalan ako ng pag-asa, nawalan ako ng confidence sa mga nakaka-relate comment down, nawalan ng confidence sa sarili dahil sa pimples o dahil sa lumaki yung katawan o dahil sa basta yung imperfections na para sa atin, nasa mindset natin is napaka-pangit na nating tignan, even though yung imperfections is the one who makes us perfect. Diba, mga klut ko? And talaga hindi natin maalis sa mindset natin yan. So, nagpa-derma ako, mga klut ko. Alam mo yun, yung pimple pricking? Yeah, something like that. My God, mga klut ko. Napakasakit. Pero, after nung procedure na yun is napakagaan sa feeling, pero may mga reddish talaga, maklot ko, mga red spot. Pero hindi lang yun isa, hindi lang yun once nangyari sa pimple experiences ko, maklot ko. Syempre, kapag nagpa-derma ka, hindi lang pwedeng one time only. Dapat by session yan. So, parang every month, twice a month, or three times in a month. My God, girl. Three times in a month, ako bumabalik sa derma ko. Kasi nga, piniprick yung pimple ko. And yeah, it really helps. Kasi nga, wala naman. Yung nilagay ko dun is yung St. Ives. Oo, St. Ives. Tinapon ko na rin kanina pa. Nasa CR. Pero hindi ko na kasi siya kinagamit. Nakalimutan kong itapon. So, kaya tinapon ko na kasi. Diba na yung baho? So, yun nga, is kumini siya. Tapos yung Kojic ata yun yung prenefer. Kasi nga, di ba, pag prinik yung pimples natin, maklit ko, is parang magkakasugat yung may wound yung mga pimples natin. And napakasakit niya, sobra. At pagkita ko nung cloth talaga, maklit ko, na nilagyan ng mga taguyawat ko, is my God. Parang sinabi ko sarili yun. Oo, galing ba sa akin to? So, maklit ko, yun nga, di ba, na-prick na, maklit ko. So, yun nga, kuminis. Tapos, hindi naman talaga, no, sobrang, hindi naman sobrang mahal. Pero, hindi siya mura. Kaya, alam nga namang, 1 year tayong gaganon, eh, ang sakit-sakit pa. Yung tipo kapag piniprick na parang gusto mong suntukin yung nagpiprick. So, kaya, nag-decide ako na i-stop na lang. Kasi nga, nag-enhance naman eh. Pero, kumain pa rin ako ng mga oily foods, which is yung bawal. Bawal, kasi nga, yung sebum sa face or something like that, hindi ako sure, pero mas nagpuproduce ng oily face o skin sa mukha natin, mga kulot ko. And then, yun nga, bumalik, di ba? Tapos, sabi nung derma ko, is after daw ng treatment, ng pimple pricking, is i-diamond peeling daw. Tapos, nasa isip ko, nako, pimple pricking, tapos diamond peeling. Parang sakit na nun. Ewan ko kung masakit ba, pero, my God, masakit na nga yung pimple pricking. Oh my God, di ko na kaya. Tapos ilang sessions pa ang kailangan tapusin. And then, pero, yung para bang laser din mga klut ko. O pagkatapos kong pimple prick, is nag-laser din ako sa mukha ko. And then, maganda naman siya sa mukha, kaso nga, my God, hindi natin alam kung kailan tayo magsistop ng sessions ng ganun kasi nga. At hindi naman talaga siya budget, hindi naman talaga affordable, mga kulot ko, my God. And then, yun na nga, in-stop ko. Pero, afterwards, is kuminis na yung mukha ko. Kaso nga, bumalik na naman kasi nga, ito, si girl, ako, is
parating kumakain ng mga fries, ng mga oily foods and stuff. So, yun na nga, bumalik. So, afterwards is, sinabihan ako ng mga classmates o mga friends ko na, what if you should try different products? Baka makita mo kung ano yung mag-fit sa'yo, ganyan-ganyan. Baka makita mong tamang tao para si Char lang. And then, mga klot ko, oo nga, nag-try ako. Madaming ilang beses ako nagbumili. Hindi naman nagsayang, pero parang ganun na nga, ng pera, para lang mawala yung pimples natin. Pero, lately, na-realize ko na kailangan din nating mahalin kung ano ang meron tayo. Pero, at some point, gusto lang talaga nating maging presentable. Kasi nawawala yung confidence natin, which is very true, kapag dinadanasan mo o dumadanas ka sa ganyang stage sa life na hindi ka sanay na ganyan yung mukha mo, hindi ka sanay na may ganyan sa katawan mo. So, yeah. So, cut na natin yung story na yon. So, ngayon, ang ginagamit ko is hindi talaga siya mahal. Sinasabi ko na sa inyo mga kot, hindi siya ganang mahal, hindi naman siya ganang mura, pero it really fits on my skin. Pero hindi naman talaga ano, na parang clear ng skin ko. Hindi. Nag-enhance lang siya mga kot ko. Ito, tignan nyo, ito, my God, ang init pa nga. Ito, marks lang yan mga kot ko. Hindi na talaga siya tatanggal. Tapos, yung ganyan, freckles yan. O, diba, may freckles na the girl? Yeah, dahil sa papa ko. Yan mga kulot ko. Oh my God. Dito mga freckles. Tapos ito, hindi yan bukay na tagyawat mga kulot ko. It's just, what's called this? The pimple marks. Yeah. It lalo na to. Pinaka-hit ko yan. Kasi ang laki. Tapos, marks lang siya mga kulot ko. Walang ni, ganyan sa ano. Pero ito, alive na alive. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nilagay ko sa mukha ko na products ngayon. And then, I would ipapakita ko rin kung paano ko siya ina-apply. So, first ko ipapakita sa inyo is yung facial cleanser, which is ito nga. Maxi peel lang yan, mga kulot ko. Gandang maxi peel. Yan, mga kulot. Pero, hindi naman talaga lahat is nabibase sa mga beauty products. Kaya tayo gumaganda. Yung minsan talaga, mga kulot ko, happiness, you know. If we are happy, nawawala talaga yung stress sa ating malamang, di ba? So, hindi na tayo nagpapakita sa mukha natin. Kasi nga, if we are happy, yung smile natin nakita talaga sa mga ngiti, sa mga mata natin na happy tayo, is very, very nakakaganda. My God, walang makakapantay ng kagandahan nun. So, ito yung Maxi Peel Facial Cleanser. Yan. Ewan ko kung magkano to, pero nasa 60 lang ata to, 50, ewan ko. Yeah. So, ito yung sa morning na nilalagay ko, ma-clot ko, morning. And then, yung facial wash ko is ito, facial foam, is sa pants lang, ma-clot ko. I think it's around 96 or 90 something. Yeah, this is what I'm using right now. Deep pants. And then, actually, mga kulot ko, trinay ko lang talaga kasi nga, noon, hindi talaga ako, alam mo yun, hindi nag-fit yung mukha ko sa mga ganito, mga kulot ko. Sa mga ganito, wala nang gumagamit yan, nasa parador lang, mga kulot ko. Mga ganito. So, hindi ako nag-try ng pants kasi nga noon, hindi talaga nag-fit. So, bumili ang kuya ko ng facial foam, yung charcoal ng pants, and then nag-fit siya. So, wala na akong makita ang ganun ngayon. Yeah, ewan ko kung saan niya nabili, pero lately lang binili, tapos din naman siya nagsasabi kung saan. So, pumunta ako sa isang store dito din sa amin, hindi ko sasabihin kung saan. Tapos, nakita ko to, pants, so facial foam, so trinay ko. And then, thanks, and thank you talaga, Lord, kasi nga, nag-fit siya, hindi ko kailangang maglagay, ng ilang pera, kailangan makulit ko. So, yeah, it really suits my skin, kasi nga, hindi siya, oily yung face ko, it really helps na para mag-dry siya, yung tama lang na dryness sa mukha, hindi yung, dahil dito, na toner ko, na mas lalo siyang, nag-dry na, nag-breakouts na ako. And then, after those, wow. So, after, hindi ko alam ang sabihin.
So, pagkatapos ng mga Survive Labush is ito. Ito yung morning kong facial cleanser. And every night is ito din. Maxi peel din siya. Alam mo, maxi peel tayo. Yeah, maxi peel, zero peeling, zero this. And at first, I really don't believe na hindi siya nagpipil sa mukha. Kasi nga, yung sa advertisement is yung green lang talaga siya is para bang, sorry sa lightning. Sa lighting. So, nagpipil talaga siya. Pero ito, hindi. Yeah, it's really a good thing na hindi. And it really suits my skin also. So, yeah. Panggabi ko to, mga kulit ko. And then, after those products na nilalagay ko is, syempre, diba, parang madadry naman yung mukha natin kasi nga, nag-facial foam tayo, tapos naglagay tayo ng cleanser, ng toner, and stuff. So, we also need to have something cream on our face para hindi siya masyadong oily, hindi naman siya masyadong dry. And I'm using right now is the Nivea cream. Yeah, hindi. Alam ko sa mga kalolas dyan, sa katitas ko dyan, is maraming gumagamit siguro nito. Kasi yung mama ko, hilig na ito, Nivea and stuff, Olay. Pero sa Olay, hindi talaga nag-fit yung mukha ko, yung skin ko. So, ito nga, yung Nivea. And, bago ko talaga to, trinay sa mukha ko, nag-pray talaga ako, swear to God. Sabi ko na sana mag-fit kasi nga mag-breakout sa naman, tapos, ganyan. So, at least, hindi. Pero, hindi ko siya always ginagamit kasi nga, parang, nagpuproduce kasi ng a lot of oil yung mukha ko kasi nga sa kinakain ko. So, kapag madami yung nilagay ko, mag-cause lang siya na magka-pimples ulit kasi nga, mas nag-oily. Pero, thank God, kasi nga, okay lang siya. It really fits. So, now, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilalagay ito sa mukha ko. So, clean naman yung hands natin, pero para para, you know, safety, kukuha tayo ng alcohol, mga kulit. Basta pa na kumikili ko. Ba't kaya ganun no? Basta ko lang kilikili. So, mga kulit ko, ito. Maglalagay tayo ng alcohol. Hindi sponsored, walang nag-sponsored na yung panahon, mga kulit ko. So, yeah. We're done. And then, of course, I'm using this. Oh my God, this clean, pure, and absorbent cotton. Got, yeah. Char OE. So, yan mga kulit ko. Before, gumagamit ako nung parang circle talaga na cotton para sa facial talaga, mga kulit ko. Pero, sayang yung pera natin, no? Ang dali maubos, mga kulit ko. Masukit pang ganito. At least, same lang naman yung purpose at use. So, same lang naman ang purpose at use. So, first, yung gagamitin na lang natin is yung pang-morning. Kasi, hindi pa lumang talaga gabi. Actually, hapon pa. So, first, kukuha tayo ng cotton. Yan, yung sakto lang mapit ko. Yan. And we're going to roll the boat, running on the tree. Then, put some, kayo nang bahala makulit ko magtansya if gano'ng kadami yung ilalagay niya. So, yung tamang punas lang, wag nating idiin kasi nga, baka maano yung face natin, makulit ko. So, makulit ko, wag niyo akong i-basha kung bakit ko pinapakita sa inyo kahit hindi naman clear yung skin ko. Gusto ko lang i-share kasi nga, baka sa mga hindi pa talaga nakakahanap ng mag-fit sa mukha nila is makatulong din itong mga ginagamit ko and it's very affordable. So yeah, tapos na nating lagyan yung mukha natin and also pwede din itong ilagay sa neck natin pero mamaya na. O, huwag na lang kasi face lang ang ano natin ngayon. So after ng kasi by the way mga kulit ko, naglagay na pala ako ng facial foam kanina pa. So, hindi na natin kasi nga, mababasa na naman tayo, ganyan. So, after ng cleanser, wala, yun lang. Tiyo,
So, after ng first is facial foam, nilalagay ko lang sa mukha ko, tapos nilalagyan ng tubig, and then, you know? Tapos, pinunasan ko yung face ko ng facial cleanser, and then, lastly, ito lang, yung Nivea, hindi pa nga masyadong nagagamit eh. Ayan. Parang, ito pa lang ang nakukuha mga, hindi. Yan pa lang ang makukuha mga ko. So, hindi masyadong marami yung ilalagay natin. So, pak. So, yeah. Wait muna. Isisil lang natin ito pabalik kasi nga. Kailangan organize. So, yan. Pagananin natin yan. Yeah. My God, the light. Focus naman. Focus ka sa akin. Huwag sa iba. Oh! Naka-OE, girl. So, yan mga kulot ko. Before and after, di ba walang nagbago? Parang natural lang. So, yan mga kulot ko. Okay. So, my God, ang light pa panila. So, what's up? The intro. So, that is it for this video. And I hope that you like this content. At kung mayroon kayong content suggestions, isubscribe. Mag-comment daw na kayo. Sorry, guys. Ewan ko kung saan yung utak ko ngayon. Parang nasa ibang planeta. Don't forget to like, to share, to subscribe, and to click notification bell for more upcoming videos and road to 100. My God. Anong nangyayari? Road to 1,000 subscribers at tayo mga kulit ko. And I hope na mas dumami pa tayo. And tatanggalin natin to para magmukhang tao, hindi magmukhang etlog. So, first post, ito. Palagi kong sinasabi na babawi ako, pero babawi ako next vlog. So that is it for the video. Please don't forget to like, share, subscribe, thank you. Peace!